Hello guys, welcome back to the channel. So it's officially our first day here in Hong Kong. And then una natin pupuntahan, syempre explore natin yung Tsim Sha Tsui area. Pupunta tayo sa Avenue of the Stars, Clock Tower, Hong Kong Cultural Center, yung Victoria Harbour, and then yung Symphony of Lights mamayang gabi. Kasi alas 4 na rin eh. Alas 7 yata yung Symphony of Lights, no? So meron tayong 4, 5, 6, 7. May 3 hours tayo to explore Tsim Sha Tsui. And then later tonight, we will visit naman Mong Kok. So tara, punta na tayo sa Tsim Sha Tsui. Ay! Wait lang, hindi ko pa pala nare-research yung direction kung paano tayo makakapunta. Pero I'm staying here pala ito. Sa Chung King Mansion. Medyo scary, or hindi naman scary, pero ako hindi ako natatakot kasi parang sanay na siguro ako sa ibang tao, pero karamihan mga Indians yung mga ano doon nakatira yata, or mga nagtitinda doon, pero wala naman silang ginagawang masama sa akin, pero medyo ano lang siya, kung siguro kung hindi ka sanay, kung bago ka nata-travel, medyo matatakot-takot ka, pero I'm pretty much okay with it naman. So yeah, nasa Nathan Road tayo. Sobrang ganda nitong Nathan Road, guys. Kanina nagbabas, sumakay ako sa bus, di ba? Nakikita ko, ang daming mga shops. So kung gusto mo mag-shopping, mag-food trip around Nathan Road, parang masaya siya. Itong Chung King Mansion, nasa Nathan Road na rin siya. Ay, wait lang, lakad ako ng lakad. Hindi ko pa nare-research kung saan yung tamang direction. Wait lang. I-research ko muna. So yun, guys, di ba yan yung Chung King Mansion? Tapos tumawid lang ako dito sa pagtawid ng Chung King. Tapos, ano na pala yun, no? LRT station. Sa pagtawid lang ng Chung King Mansion, merong LRT? MRT? MTR ba dito? MTR station niya. So, East Tsim Sha Tsui. Tapos ito rin, no? Maglalakad ka dito. May Chanel dito. Kung may mga budget naman kayo para mag-Chanel. Pero tayo, wala tayong budget. So, dito lang tayo. East Tsim Sha Tsui. Tapos sa area na to, nandito yung Harbour City. Parang ano siya, shopping mall, ganun. Daan lang tayo sa Harbour City and then, kasi parang uulan, guys. Oh. Actually, kanina pa sa bus, umaambon. Tapos ngayon, umaambon ulit siya. So, daan muna tayo dito sa Harbour City. Parang shopping mall siya. Kasi pag dumiretso ako dun sa ano, sa parang may dagat, sa mga Avenue of the Stars, ganun. Baka biglang umulan, wala tayong masisilungan. So dito na lang muna tayo. Kumbaga ang route ko, Harbour City, tapos Clock Tower, tapos katabi na ng Clock Tower yung Cultural Center, yung parang famous na pang Instagram. And then after noon, Avenue of the Stars, and then Victoria Harbour. Ayun na yung mga Symphony of Lights. Parang ganun yung route ko, para hindi ako pabalik-balik. So isang ganun. Iikutin ko siya ng pagganun para systematic. Alam mo, umuulan talaga siya. Ayan o, may mga ano lang dito, buildings around the city. Hala kuya, hindi pa nga green, ba't ka tumawid? Ay guys, grabe naman pala dito sa Harbour City, like Louis Vuitton, Chanel, Dior, Diyos ko, mga store na hindi pa ako nakapasok. Fanny & Company, Bulgari, of course, and paano ito i-pronounce? Panerai? Ha? Panerai ng trip? Charing. Tapos meron ding Hublot. Taray, Hublot. Charing. Hublot. Then Foot Locker and all that. So let's go. Airbnb. Kaya gusto ko talaga nag-go Hong Kong kasi alam mo yun, like, dito ko lang nabibili yung mga ganyan eh. Like, I can't wait to see the limited edition Louis Vuitton bracelet time. So yun guys, pumasok ako dito sa Harbour City. Hindi ko kaya pumasok. Tapos yung t-shirt ko yung galing lang sa TikTok na T150. Baka ma-detect. Ma-detect. 150 pesos. Eek. You committed a violation. Social climbing. Okay guys, so dito sa Harbour City parang puro luxury brands talaga siya, like wala rin naman ako pala dito, hindi rin naman ako papasok, di ba? Hindi rin naman ako bibili. So parang lalabas na tayo. Naghanap ako ng food court, wala. Sorry, walang food court. Nagugutom pa lang ako.
Tara, labas tayo, guys. Yung Harbor City, kung kayo may budget kayo, punta kayo dito kasi puro talaga siya luxury brands. Pero wala akong audacity and guts to ano, to go inside kasi baka mag-judge ako, girl. Ang haba ng pila ng Louis Vuitton, guys. Ang dami mayaman, no? Sana all pumipila para bumili ng mahal. So yun, guys, dire-diretso nyo lang yung from Harbor City. Ito na yung parang sikat sa Instagram, di ba? Yan yung parang, ito yung cultural center ba? Tapos ayun yung clock tower. So, not sure kung mag-picture ako ngayon kasi parang hindi pa ako ready. Like, babalik na lang ako dito. Yeah. Babalik na lang ako dito, like, siguro bukas ng umaga ganun. Kasi parang, hindi ako like picture ready. Alam pa nung ganda sa spot na to, oh. Ayun o, dito yung, dito madalas nagpipicture, diba? Ay, sayang. Or kaya sa spot na to. Wala. Wala akong magpipicture sa atin. So, paano yun? Bukas try ko bumalik. Tapos magta-tripod lang ako, ganun. Ang init kasi ngayon, bes eh. Nahuhulas na ako. Ang hirap mag-maintain ng freshness. Ang ginit. Kaya, I think kung pupunta kayo dito, t-shirt na lang kayo. This is it. This is real, is it? Is it the famous Instagram spot? Somewhere here or somewhere here. Ito lang yung cultural center. Pwede bang pumasok dyan? Tapos, nasan yung clock? Ah, this is the clock tower. So, from there. Masaya sana siyang i-picture. Ting the peninsula, guys. So guys, kain muna ako. Naghanap ako ng parang McDonald's, guys. Kasi, ay, tatawid ba ako? Hindi, tatawid ako. My energy is like not giving. Parang wala talaga akong energy kasi wala ako masyadong tulog. Like 2 hours lang yung tulog ko. Kasi hindi pa ako nakakain ng maayos. So parang wala yung energy ko talaga. Actually, dun lang yung Chongqing Mansion. Parang bumalik lang din ako sa Chongqing. Ito yung McDonald's, yan. Tara. Ay, parang dito rin kami kumain ng mga friends ko before. I remember nitong pa-underground nila. That's G. Furniture, mga milk. Ah, sa milk doon. May milk tea, may shake. Pero umorder tayo lang maayos. Check. Touch to start. Oh my gosh, English. Eat in. Oh, shucks. Gusto ko muna ng dessert. Magbili. Dessert yung ito na lang. Ang init kasi. Oh. Parang gusto ko ng Oreo. Check natin ang mga value meal. Wala ba yung may dessert na? Parang may salad oh guys. Wala pang dessert no? So iba yung dessert. Value picks. Ah, yung value picks yung isa-isa. Sige, mag-ano na tayo. Mag-value meal na tayo. Kahit fries. Ay, ito gusto ko to. Chicken nugget, fries. And ano, mahal naman. 300 plus to. Sige, i-push na natin yan. Ay, ito na lang, 28. Ay, 6 piece na lang. Wala tayo mag 9 piece. And 28 lang. Go. Tapos, ay, ito. Pwede ko siyang dagdagan ng drinks. Cafe. Ano to? Gagawin kong meal. El Jumbo Series Drinks. Ayun na lang. Go. Tapos, barbecue. Sige, barbecue. Extra large potato. Anong pipiliin natin? Ito na lang para may iba. Hindi baka masarap yung fries nila. Tropical soda with pineapple. Iced fresh lemon. Iced milk. Ha? Sige, ito na nga lang. Ba't ang dami? Ang daming nangyayari. Mag-add-on ako. Pwede bang wala na akong add-on? Or required? Required yata may add-on. Sige, ito na lang. McFlurry.
Magkano lahat yun? Ha? 48, naging 48 sa kanina, 28 lang, di ba? Hayaan mo na ako kanina. Add to order. View my order. And then, complete. Pay at the counter. Table service tayo parang. Ay, grab a pack? Anong? Wala. Pick up na nga sa counter. Hinirapan pa tayo. Anyway, ganyan guys. So, please take your receipt to the counter to complete payment. Okay, punta tayo sa counter. Oh my god guys, at last makakain na tayo ng matino. So ayan, meron akong fries, chicken nuggets, and then itong soda with something, and then yung ice cream. So lahat to guys is 48 HKD or mga 330 pesos. Parang not bad na, no? Not bad na. Although mas mahal niya pa rin siya sa Philippines, pero not bad na to guys. Kasi nasa Hong Kong talaga, medyo mahal dito. Pero itong 330, actually madami na siya. Mabubusog ka na sa meal mo na 330. At uhaw na uhaw na ako. So unahin muna natin yung drinks. Parang siyang soft drinks pero fruit yung flavor. Masarap yung fairness. Kala mo healthy pero hindi healthy. Oh my god, it's good. Mama, I love chicken nuggets. Almost parang kalasa lang din ng chicken nuggets, pero yung barbecue sauce nila, hindi siya kasing lasa ng barbecue sauce natin. Sa Philippines. Good, nakukulog, sorry. Ay, salamat, nakakain na ako, Lord. Sarap nito, parang refreshing siya. Lifesaver yung ice cream guys, lumamig yung pakiramdam ko dyan. Mamaya sasabak na naman tayo sa initan dyan. Yan guys, ito yung cultural center. Ala, may HK MOA. May MOA din dito guys, Hong Kong Mall of Asia. Charing. Yun guys, yung Hong Kong Museum of Art. Tapos punta tayo dun. Ayun na yung parang harbor. Para pa-picture muna sa tayo sa clock tower. But that's sa clock. Wala naman ako nakukuha magandang picture. Magkaka-picture na nga ako. Like, yung ganda talaga mag-picture sa part na. Yung mga ganitong times na parang may mga magagandang lugar. Ay, yung mga magagandang ano na picture. Tapos walang nag-picture sa akin. Doon ko gusto na may kasama dyan. Ay, ang ganda rin ito. Ang colorful. Tignan nyo guys. Oh, yung hagdan look. Oh, ang ganda ng hagdan. Colorful. Ito yung cultural center. Ito
kapag mga influencer dito ka dapat nagpipicture sa ganyan, wala akong ganyan. Dami magandang spot. Ang dami magandang spot. Parang yung Hong Kong hindi siya pang solo travel. Kasi sayang yung mga magagandang spot. Kailangan ko talaga ng picture dito. Hindi ako uuwi na wala akong magandang picture. Excuse me, Char. Can you photo me? Can you photo me? Ang ganda ng forma ni Kuya. Bro, this... aesthetic to. Oh, diba? Aesthetic to. For the aesthetic. Gusto ko rin ng picture here. Gusto ko rin ng picture here. Bro. Excuse me. Anybody who is willing to, like, make another person happy today, Charim. Kailangan ko ng taga-picture dito sa likod. Ah, know that you're wrong for me. Bakit ba ako nag-solo travel nito sa Hong Kong? Wala sa tono. Ah, know na may magandang spot pag-picture dito sa Hong Kong. Ah, no, wala talaga. Kung wala akong picture, mag-video ako, diba? At least meron tayong nagawa. Like video. So we are here at Hong Kong Cultural Center, which is one of the oldest yet the brightest. Jaring walang ganun. So yan. Yan. Diba aesthetic? Aesthetic, pero wala tayong taga-picture. Ah, no na nagsisisi ka dahil wala kang magandang picture. Ah, no na nagsisisi ka dahil hindi ka na naman nagsama. In a count of one, in a count of two, baka lang may gusto mag-picture sa isang katulad ko. Simpleng tulad ko. Sorry. Ay, may nagpipicture na dalawa dyan. Makikiano ako. Gusto ko makifotobomber. Walang magiging masaya kung hindi ako masaya. Hoy, tari. Tara, tara. Ah, no. Ang ganda rin dito, no? Tingin. For the symmetry and all that. Cute. Na-LSS na talaga ako sa ano. I know that you're wrong for me. Gonna wish you never. Ay, taray. May mag-jowa na go-holding hands ka naman. Uy, magkakaroon din ako niya. Like, 10 years from now. Charot. Ay, this is the clock tower. Naniniwala ko dito baka may picture na ako na maganda. Kasi clock tower to eh. And if the clock is ticking, I can feel that there is a good news coming in. Charot. Para mali English ko doon. Pero, ilaban lang na. So, dito yun, ganyan. For the aesthetic yung ganon. Ah, so dito siya ganyan. Tapos parang, oh, ganyan. Maganda rin siya. No, sorry. Napatingin si Kuya. Bigla-bigla kasi ako kumakanta. Ah, no, that is wrong for me. Gonna wish you know me. Sige, after nyo magpicture ah. Sige, willing to wait ako. After magpicture yung jowa ko, ako naman, yung kabit naman Kuya. Willing naman ako mag-settle sa ganun yung kabit lang. Like, basta may time ka lang sa akin kahit once a week. Willing ako mag-settle sa bare minimum. Actually, kahit hindi siya minimum. Like, bare less minimum. Charing. Know that you're... Natatawa na lang ako kasi wala akong magandang picture. Pero deep within me, I'm like regretting na hindi ko sinagot yung nililigaw sa akin. Like yesterday. Charot. Charing. Uy, saya mo. Kahit wala akong magandang picture. Laba. No. Ay, merong ano. Ha? Tasa mo pa. Ha? Ha? Meron palang ano dito. It's kind of like a pier. Pier ba to? Pakita ko sa inyo. Ayan, may ano. May barko. Ay, barko ba yan? Boat. May boat siya. Galing siya dito. Tapos gumanon siya. So, pwedeng sumakay dito, oh.
Ah, so dugtong-dugtong lang talaga sila. Ito yung barko. Parang napanood ko sa vlog, parang ito yata yung tatawid ko sa Central State, Central ano. Try natin 'yan sa Mother Day. Sakay tayo ng boat na 'yan. So ito na yung Clock Tower, tas ayan na rin yung Hong Kong Cultural Center. And then Avenue of the Stars. Nasa isang ano lang talaga, sa hilera lang, guys. So ayan, pwede niyo talaga siyang mapuntahan like in one day. Or pwede rin in one month. Charin, kung gusto niyo. What time is it? It's just 6. Tapos yung Symphony of Lights mga 7:30 pa, no? 7:45. So I still have like 2 hours. Pwede mga umakyat din. Akyat na lang tayo dito, guys. Kasi may mga nakikita akong parang akyatan. Para mas mataas yung view mo. Ano ba ito dito? Ah, okay guys. So, okay din pala siya dito. Tambayan, ah. Sa may Clock Tower. Parang aakit ka sa second floor. Ah, maganda. Maganda siya. Marami na naman akong nakikita magandang spot. Pero ayoko nang, ano, kasi wala namang nakakuha ng picture. Maganda lang. Appreciate ko na lang. Appreciate mo na lang. Maganda siya. Oo, sana may picture. Clock Tower. Ay, sana may naaawa. Ano? Kaya, busy. Mamadali ka. Isa lang, oh. Paisa lang. Isa lang na maganda picture. Masaya na ako dun. Ha? No. Tama na, na-LSS talaga ako. Oh, you know that are wrong for me. So yun, guys. Actually, na-realize ko naman na hindi naman talaga ano yung picture. Kasi diba, if a picture paints 1,000 words, then why can't I paint you? Kumbaga, the lesson there is, sorry, wala talaga, walang lesson. Ang lesson, magsama ka next time, huwag kang ano, sorry. Pero maganda naman yung lugar. Upo na lang ako dito, and then I'll just try to appreciate the beauty of this place, even without, you know, photographs. Because, sabi nga ni Ed Sheeran, yung photograph, it can hurt, di ba? Loving can hurt. Medyo wala ka sa tono. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. Uy, vibrato. Labis na nainip. Come on! Nayaya mo bawat saglit. Umuwi ka na, baby. Di na ako sanay nang wala ka. Mahirap ang mag-isa. Ayan, actually guys, mahangin naman dito sa may harbor. Ito. Dito lang mahangin. Sa ibang parts ng Hong Kong mainit. Or dahil kasi paggabi na rin. Yeah, 6 na rin kasi. Pero mahangin siya. Ang sarap ng simoy lang ng hangin. Mahirap ang mag-isa. Umuwi ka na, baby. Wala akong picture. Hindi makamove. Hindi makamove sa walang picture. But anyway, ang sarap ng ano. Ang sarap na lang i-ano na lang natin, like ang tawag doon, i-enjoy the moment or appreciate mo na lang yung beauty na nakikita mo in the present. Kung wala ka mang picture, ilagay mo na lang sa utak mo yung mga memories. Oo, pakalmahin mo yung sarili mo. Kasi at the end of the day, wala ka talagang picture, sarili. At the end of the day, ikaw pa rin naman yung magde-decide kung mabubuisit ka ba na wala ka magandang picture or i-enjoy mo na lang yung present moment na ngayon na experience mo to. Kasi hindi naman lahat ng tao nabibigyan ng opportunity na makita yung ganitong moment ngayon. O diba, very inspirational na talaga ako. Yung vlog ko papunta na doon, like inspiring people to make a change. Charing. Wala talaga akong picture. Hindi ba ka mumpang? Hello, mga na, baby. Saan sila punta? But kidding aside, maganda siya. Maganda yung harbor. And then, lalo na kapag ganitong oras, like pa 6 na, kasi hindi na mainit, mahangin, so mas nai-enjoy mo yung ginagawa mong panonood. Marami na nga rin nanonood sa part.
Wala, parang cute tong dadaan. Kuya, pag tumingin ka tayo na, yung naka-block. Kuya, tingin ka naman. Kuya, I told you, tumingin. Alaman. Okay guys, I still have an hour and a half kasi 6:20 pa lang, parang 7:45 pa eh. So yeah, I still have an hour and a half na to spare. Parang gusto ko na lang magkape or I don't know, mag-try tayo ng mga cafe or ano ba. I'm just gonna walk around. Siguro idiretso ko pa yung doon kasi diba nandito na ako sa area ng Clock Tower, ng Cultural Center. And then yung Avenue of the Stars, hindi ko pa siya like extensively na explore. Ang lapit pala ng ulo ko. Dapat na ganito na lang ako. So, yeah. So guys, ayan, maglakad tayo dito sa may Avenue of the Stars. Hala, parang may bangka. May bangka na darating. Picture na, videohan natin. Oh, ayan, Aqua Luna. Videohan natin. So ayun guys, nilalakad ko na lang yung buong ganito. Medyo mahaba din pala siya, no? Pero iniisip ko na lang na exercise siya. Starbucks na akong guys kasi wala na akong matambayan. Dito lang din sa may Avenue of the Stars mayroong Starbucks dito. Actually pwede kayo dun sa labas para mas makita niyo yung view kasi mainit. So mas prefer ko dito kasi hindi siya ganun kainit kasi may aircon. Pero pwede kayo dun sa labas. Nanghingin na lang ako ng water kasi kukuha na ako talaga. Hey guys, nandito ako sa may Victoria Harbor ba? Tama ba? Victoria Harbor to. Kasi meron dito ng like light show every day, every night at 7:45 or 8 PM yata. So, abangers tayo. Yay! Ganda ng lighting dito. Parang fresh pa tayo pero in person like haggard na ako. What's good hanggang? May mga lugar na pinupuntahan. Ayun nga ba yun yung King Catherine? Pero yung Hong Kong, dinadaanan mo lang. Ako si Joy. Ito ang aking kwento. Sorry. Guys, tapos na yung Symphony of Lights dito ngayon sa likod ko. Pero to be honest, parang I was expecting for more, pero medyo boring yung Symphony of Lights ngayon. Ay, sa pagkakaalala ko kasi nung napanood namin siya 2016 or way back 2017, maganda yun eh. Tapos parang synchronized talaga yung mga buildings. Ngayon kasi parang konti, hindi lahat ng buildings umiilaw. Tapos parang may mga time dun lang yung umiilaw. Dito, dull. Basta, I'm not sure kung ganito na ba talaga yung Symphony of Lights or yung may ibang buildings na hindi na nag-participate, ganun. So, yeah, I think I was expecting for more. Parang walang wow moment dun sa 10 minutes na light show. But anyway, you can, ano, for experience, pwede nyong mapanood. Pero I think mas maganda siya before. But, yeah, saks lang, ayan, ganun. So, that's it for our vlog dito sa Chim Sha Choy. So, I spent like 4 or 5, parang umabot ako ng 5 hours kasi nga inantay ko pa tong light show. Dapat mga 3 or 4 hours lang ako dito. But anyway, yeah, I spent
parang my whole afternoon hanggang gabi dito. And ngayon naman pupunta na ako sa Mongkok, mag-ano tayo doon, window shopping and kakain tayo. So guys, thank you for watching my vlog and I'll see you again sa ating next vlog sa Mongkok naman. See you, bye-bye!